ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo, ang sequel o karugtong ng Nolimitanghere, ay sinimulan niyang isulat sa Kalamba noong Oktubre 1887 sa kaparehong taon kung kailan natapos ang manuskripto at maipalimbag ang kanyang unang nobela. Makalipas ang halos isang taon, 1888, niribisa ni Rizal sa London ang halos lahat ng naisulat na niya sa ikalawang nobela. Gayunman, may mangilan-ngilang sanggunian ang nagsasabing na simulan niyang isulat ito sa London habang tinatapos pa niya ang pagsusulat ng Nolimitanghere. Kung pagbabatayan naman ang talambuhay ni Rizal, tumataliwas ang pahayag na ito dahil hindi man lamang nabanggit ang London sa mga bayang pinuntahan niya habang isinusulat pa niya ang unang nobela. Ayon sa aklat na Rizal's Lives, Works and Writings ni Gregorio F. Zaide, sinimulang isulat ni Rizal ang unang mga kabanata ng Nolimitanghere sa Madrid, Espanya noong 1884, ipinagpatuloy niya ito sa Paris, Pransya, at maging sa Wilhelmsfeld, Alemanya sa mga buwang Abril hanggang Hunyo. At tinapos sa Berlin, Alemanya sa huling mga buwan ng 1886 at ipinalimbag sa Berliner noong 29 ng Marso 1887 sa halagang 300 piso para sa 2,000 kopya. Samantala, ipinagpatuloy naman niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo sa Paris, Madrid at Biarritz, Pransya. Mapapansing iba't ibang lugar ang napuntahan ni Rizal habang sinusulat pa niya ang kanyang mga nobela. Para sa Nolimitanghere, ang mga dahilan ay may kinalaman sa kanyang pamamasyal sa iba't ibang bansa at sa kanyang propesyon. Samantala, mula sa Biarritz, Pransya, kung saan niya tinapos ang pagsusulat ng ikalawang nobela, ay lumipat siya sa Ghent, Belgium dahil sa dalawang bagay. Una ay para makaiwas kay Suzanne Jacoby na kanyang sinisinta ng mga oras na iyon, at ang ikalawa ay higit kasing mababa ang halaga ng palimbagan sa nasabing lugar. Sa kabila ng silakbo ng pagmamahal, kinailangan niyang pigilin ang kanyang damdamin kay Suzanne Jacoby alang-alang sa maalab niyang pag-ibig sa Pilipinas. Isinakripisyo ni Rizal ang kanyang nararamdaman sa isang babae, ang kanyang personal na pangangailangan, dahil higit na kailangan siya ng kanyang mga kababayang patuloy na nagtitiis sa panlalapastangan ng mga Espanyol. Dahil na rin sa nagsilbing aral para sa kanya ang masaklap na mga karanasan sa pagkakalathala ng Nolimitanghere, nanirahan siya sa masikip na kwarto ng kanyang kaibigang si Jose Alejandrino para lamang maipalimbag ang kanyang El Filibusterismo sa Ghent, Belgium. Ayon sa isa sa mga anekdota ni Jose Alejandrino para kay Rizal, labis-labis ang pagtitipid na ginawa niya para lamang maging matagumpay ang pagpapalimbag sa El Filibusterismo. Ayon kay Ginoong Alejandrino, sangayon sa aklat muli na Rizal's Lives, Works and Writings ni Gregorio F. Zaide, ang tinutuluyan nilang apartment ay may sariling kantin. Pero sa halip na kumain doon, dahil sa mas mapapamahal sila, ay bumili na lamang si Rizal ng isang latang biskwit at ilang kape para sa mga almusal nilang dalawa sa loob ng isang buwan. Ang ginawa pa ni Rizal, hinati niya ng pantay para sa kanilang dalawa ang mga biskwit. Si Ginoong Alejandrino, dahil sa hindi nakasunod sa kanyang rasyon o kung ilang biskwit lamang ang kanyang kailangang kainin sa isang araw, ay halos maubos na ang kanyang mga biskwit sa loob lamang ng kalahating buwan. Samantala, si Rizal ay nagawa mismong tipirin ang sarili sa pagkain para lamang maipalimbag ang kanyang nobela. Subalit sa hindi magandang palad, tulad sa mga nangyari sa kanya habang ipinapalathala ang unang nobela, muli na namang kinapos sa salapi si Rizal. Naubos na ang perang nakuha mula sa pagsangla niya sa kanyang mga alahas. Hindi lamang malinaw kung may kinita siya mula sa mga pinagbilhan ng kanyang unang nobela. Muli na naman siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan, ngunit natagalan bago dumating. Kaya noong ika-6 ng Agosto 1891 ay itinigil ang paglilimbag sa nobela na nooy nasa ika-112 pahina na. Hindi nagtagal, tulad muli sa mga nangyari habang pinalilimbag ang Nolimitanghere, ay dumating ang salaping kailangan ni Rizal mula sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Valentin Ventura na nooy nasa Paris. Sa tulong ng sugo ng Diyos, ang ikalawang nobela ni Rizal ay natapos sa pagpapalimbag noong 18 ng Setyembre 1891.
Ang El Filibusterismo ay binigyan ng iba't ibang saling pamagat. Sa wikang Ingles, ito ay sinalin bilang The Filibustering. May salin din ito sa wikang Ingles na ang pamagat ay The Reign of Greed, na tinumbasan naman sa wikang Tagalog na ang paghahari ng kasakiman. Sa ibang aklat, sa wikang Ingles, ito ay The Subversive, na ang salin naman sa wikang Filipino ay ang Subversibo. Ano man ang pamagat, ang salitang filibustero ay nanggaling sa salitang Kastila na filibustero na hiniram naman sa salitang Pranses na filibustier na tumutukoy sa sumusunod ng mga kahulugan. Pirata, isang taong mangingikil ng buwis o pag-aari ng iba, at isang taong may kinalaman sa rebolusyon o pumupunta pa sa ibang bayan para suportahan ng isang pag-aaklas. Ayon mismo kay Dr. Jose Rizal, na mababasa rin sa ginawang introduksyon ng kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt para sa kanyang ikalawang nobela, ang filibustero ay nangangahulugang mapanganib na taong mamamatay kahit na anong oras. Ito ang kontekstwal na pagpapakahulugan ng mga Espanyol at ilang Filipino noon na nakaaalam ng salitang ito. Ang unang pagkakataong narinig ito ni Rizal ay noong binitay ang tatlong paring martir dahil sa pagkakadawit sa Cavite Mutiny. Labis-labis na pagkabalisa ang idinulot ng salitang ito sa mga Pilipino maging sa mga nakapag-aral dahil ito ay parang parusang bigla na lamang ipapataw ng mga Espanyol sa kung sino mang Pilipinong nais nilang mamatay. Dahil dito, ipinagbawal mismo ni Francisco Mercado, ama ni Rizal, ang pagbanggit ng mapanganib na salitang ito, maging ng mga salitang Cavite at Burgos, isa sa tatlong paring martir na kaibigan ng kapatid ni Rizal na si Paciano, dahilan para kakaunti lamang ang nakaaalam ng salitang ito. 11 taong gulang pa lamang noon si Rizal nang masaksihan niya ang kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martir, ang Gumbursa na sina Mariano Gomez de los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia at Jacinto Zamora y del Rosario. Marami ang nalungkot at marami ang nagalit dahil pinatay ang tatlong paring inosente at dinawit lamang sa Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny ay ang pag-aaklas noon sa Cavite na tinatayang 200 pinagsama-samang manggagawang Pilipino at lokal na mga sundalo dahil sa sapilitang paggawa o polo y servicio at pagkakaltas ng buwis ng mga Espanyol sa natatanggap nilang bayad. Gayunman, ang pag-aaklas na ito ay hindi naging matagumpay dahil lahat ng nagsipag-aaklas ay hinuli, pinarusahan at pinatay. Sino man ang sumubok na sumuporta at tumulong sa pag-aaklas ay parehong kapalaran ng sinasapit. Dahil sa maraming Espanyol, lalong-lalo na ang mga praile ang galit at naiinggit sa Gumbursa, idinawit nila ang mga pangalan ng tatlong pari bilang mga filibustero. Sila ay binitay sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta Park noong 17 ng Pebrero, 1872. Ang karumaldumal na pangyayaring iyon, kahit maraming taon nang lumipas, ay kumintal sa isipan at bumiyak sa puso ni Rizal, kaya ang Gumbursa ang kanyang pinag-alayan ng pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo. Ano't ano man, nang isulat ni Rizal ang dedikasyon sa nobela, ay nagkaroon ng kaunting pagkakamali ang pagkamatay ng dalawang Filipino sa Madrid na sina Felisimo Gonzales at ang kaibigan niyang si Jose Maria Panganiban. Ang away nilang dalawa ni General Antonio Luna dahil sa isang babae na si Nelly Bausted. Ang tunggalian sa pagitan nila ni Marcelo H. Del Pilar sa pamumuno sa samahan ng mga Kastila at mga Filipino sa Espanya, mababasa sa unang mga bahagi ng nobela ukol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila at ang pagpapakasal ng kanyang kasintaang si Leonor Rivera sa isang inhinyerong Ingles na si Henry C. Keeping. Matutunghayan sa huling mga bahagi ng nobela sa kabanata kung saan nagpakasal si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Tulad sa No Limit ang Here, ang ilang tauhan sa nobelang ito ay hinango mismo ni Rizal sa tunay na buhay. Ang iginagalang na paring Pilipino na si Padre Florentino ay walang iba kundi si Padre Leoncio Lopez na malapit na kaibigang pari ni Rizal. Si Isagani ay si Vicente Ilustre na isang Makata. Si Paulita Gomez ay si Leonor Rivera, ang pinsa ni Rizal na naging kasintahan niya. Si Leonor Rivera din si Maria Clara sa No Limit ang Here. At mapapansing magkaiba ang mga katangian ni Maria Clara at Paulita Gomez pero pareho lamang hinalaw sa isang tao.
Si Simon, ang pangunahing tauhan ay walang iba kundi si Simon Bolivar, ang tagapagpalaya ng Katimugang Amerika mula sa pananakop ng Espanya. Si Padre Salvi ay si Padre Antonio Piernavieja. Si Doña Victorina ay si Doña Agustina Midel. At si Kapitan Tiago ay si Kapitan Hilario Zunico.